Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel." Datapot sinabi ng mga Pariseo, "Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa araw ng Martes, 14 na linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ni Saint Benedict, San Benito. At sa atin pong narinig na kwento sa Ebanghelyo kung saan mayroon pong isang piping inaalihan ng demonyo. Ang paraan ng demonyo ay hindi ito pinagsasalita, yung tao. Kasi sabi nga po dito, pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. So yung pagsanib ng demonyo sa isang taong ito na binabanggit dito para hindi siya makapagsalita. Malinaw po ba? So, pinatikom ang bibig. Kasi baka mamaya ang iniisip lang natin, kapag inaalihan ng demonyo, ito yung mga bumabaluktot yung katawan, yung lumulutang, yung ano-anong nagwawala. Pero mayroon din palang isang paraan ng pag-anib o ng pagsanib ng demonyo sa isang tao na ito ay pinipigilan niyang magsalita. Hindi pinagsasalita. Kasi supposedly, pag yung pagsasalita natin, yung mga bibig natin, ay dapat sana pag bumubuka yan, ay papuri sa Diyos, pagpapasalamat sa Diyos, puro pawang kabutihan ang dapat na lumalabas sa bibig. So, walang lumalabas sa bibig ng taong ito. Pero pinahihirapan niya yung tao na sa pamamagitan ng pagpapatikom ng kanyang bibig. Pero muli, no, sabi nga dito, pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita na ang pipi. Pero imbis na matuwa ang ilang mga Pariseo, tandaan niyo po, no? Sino ba ang mga Pariseo? Ito yung mga may alam sa salita ng Diyos. Ito yung mga madalas na nasa templo, sa sinagoga, o sabihin na natin, madalas na nasa simbahan. Pero ito, yung bibig nila ay pawang paninira. Kasi ang sabi nila, siguro kaya niya nagawa yan dahil no, si Jesus, eh dahil ang prinsipe ng demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Nakuha niyo po ba? Kasi ito yung magandang mas mapagnilayan din natin sa panahon ngayon. Minsan hinihingyan tayo ng pagkakataon na magpahayag ng katotohanan. Pero natatakot tayo.
pinatatahimik tayo ng demonyo. O kaya naman, para siraan ang ibang tao, para siraan o sirain yung karakter ng isang tao kung ano-ano ang palalabasin sa bibig ng isang tao. Kaya mayroon tayong tinatawag na character assassination. Meron nga mga scammer na magsasalita ng tungkol sa isang tao ng mga bagay na parang maganda pero kasinungalingan. Nasaan tayo dyan? Saan tayo dito? Anong uri ng sanib meron tayo? Hindi natin nalalaman yan. Hindi tayo aware. Kasi nga, ang isipan natin, ang sanib, ganito eh. Nagwawala. Hindi. Pero may mga uri ng sanib na hindi ka nagsasalita. May uri din ng sanib na sobra naman magsalita. Minsan na nga lang magsalita, paninira pa ang gagawin, kasiraan pa ng iba. So, anong kailangan natin? Mapalaya. At sino magpapalaya? Si Jesus. Nagbago na. No? Nagbabago ang approach ng demonyo para tayo sirain. At ang nakakalungkot pa, mismong taga-simbahan, hindi tayo nagiging aware na tayo pala ay ginagamit na ng demonyo. Minsan, hindi niya na kinakailangan pumasok sa atin, hindi na kinakailangan sumanib sa atin. Bulong lang ng demonyo na dadala na tayo. Kasi hindi tayo nag-iisip, oh, teka, tama ba ito? Ito ba yung naayon sa ginagawa ni Kristo? O mismong si Kristo ang sinisira din natin? Kasi kung ang mga taong simbahan nagsisiraan, sinong nasisira? Para bang sinong napupulaan? Si Jesus. Eh, sino ba nagtuturo sa atin? Si Jesus. Ito ba yung natututunan natin kay Jesus? Tandaan niyo po, either hindi ka nagsasalita o sobra kang magsalita. Nakakasira yan. Nakakasira ng tao, nakakasira din ng isip mo. Mababaliw ka. Diba minsan yung baliw, tahimik? Meron din naman baliw na sobrang ingay. So, mamaya pag uwi ninyo, humarap kayo sa salamin, ha? Tingnan ninyo kung ano ba, may sanib na ba ako? Kailangan lang tayo laging maging gising. Pero kung alam mo na ikaw ay protektado ni Jesus, sumunod ka lang lagi, magtiwala lagi, hindi naman niya tayo pababayaan. Kahit anong paninira ng ibang tao, mananatili kang matatag, basta't manatili ka lang kay Jesus. Amen?